just tell me kung ano nangyari. Kanina ka pa bad mood eh. Kaya pang kain po. I will. Ate, ate. Over coffee, okay? Ate, ate. Ate, hindi pa ako kumakain. Ate, pay mo yung pangkain, ate. Ano kuya, pay mo yung pangkain. Oh my God! Po. Go away! Ate, please, pangkain lang. Ay! Sir, sandali! Sir! Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya. Sir, pasensya na po talaga. Yan ka ba ko clumsy o malabo lang mata mo? Lalaban ko na lang, sir. Huwag na. Sige na, sir. Ako na maglalaba. Huwag na. Sige na, sir. Ako na maglalaba nito. Sige na. Tiyan mo ginawa mo. Ano susuotin ko? You want me to walk around naked? Ano ba? Hindi nga sinasadya ni Annalyn. Di ba okay na tayo? Sure, bro. Let's keep it that way. Salpad-salpad ka kasi. Hubad. Oh my God! Look at your shirt! Napaka-clumsy talaga ng girl na yon. Paano kayo naging okay? Nag-sorry ka? Siya na-sorry sa akin. Bakit? Nung buro ni Robby. Eh, ikaw yung may kasalanan eh. Bakit hindi kayo nag-sorry? Bakit ako? Nakapagsuntukan ka, di ba? Eh, di naman siya makipagsuntukan kung di siya nakailam eh. Oh. Lasing ka nun, di ba? Naalala mo, war freak ka, nagwawala ka nun. Inaawat ka lang ni Arnold, kaya kayo nagsuntukan. Tapos hindi ka magsasorry? Basta magkama tayo na, di ako mag-sorry sa ungas na yun. Alam mo, yun ang problema sa'yo, eh, no? Taas ng pride mo? Taas! Sige, kampiyan pa! Kaya lumalaki yung ulo nun, eh. Kaya yumayabang yung ungas na yun, eh. Pwede ba, Bernie? Sige na. Salamat na lang dito. Salamat na rin sa kape mo. Ang pait. Bernie! Sandali lang! Bernie, sandali! Ba't palagi natin nakikita yun? Sa hospital nung una, and now? Dito? Grabe. And grabe yung mukha niya. So annoying. Ate, unting tulong lang mo, pangkain. Akin na lang yan, ate. Eto po, sige po, kainin niyo habang mainit pa. Maraming salamat po. Sige na. Umalis ka na. But, ano bang problema mo? Umalis ka na nga. Are you okay? Oo naman. Sorry sa nangyari, ah. It's just a shirt. Sige na, baka hinihintay ka ng kadate mo. She's not my date. Nang girlfriend mo? Hindi din ko siya girlfriend. Friend? Bakit? Nagsiselos ba siya? Si Bernie? Wala naman siya dapat ikaselos eh. Hindi naman kami. Bakit? I'm a magka-boyfriend. Sus, sakit lang yun sa ulo, no? May inaalagaan na akong pamilya eh. Pati ba naman boyfriend, ako pa mag-aalaga. Ano bang pinagawa yan niyo? Akala ko kasi nag-sorry na siya sa'yo eh. Akala ko kaya na niyang ibaba yung pride niya. Tanggapin yung pagkakamali niya. At kontrolin yung galit niya. Pero hindi rin pala. Eh, ikaw pa pala itong nag-sorry. Hindi ko akalain na gagawin mo yun, ha? Humble ka rin pala. Titingin mo sa akin, mayabang. Konti. Konti lang. We have a new batch of
organ donors at the farm. Let's start off with child 97. He's from the north, 8 years old, healthy. Blood type AB negative. And he's the last organ donor of this blood type. I'll sponsor. Not so fast, Mr. Miller. I also have a patient who is in need of AB negative donor. I have a patient in urgent need of a transplant. My patients happen to be a very important person in our country. My patient happens to be my son. We were talking about Miss Lavita Calvajo, Mr. Miller. She is considered a saint. She devoted herself into charity, caring for the need. It's our turn to care for her. It is my duty as a father to save my son, sir, at whatever cost. Excuse me, gentlemen. May I remind everyone, this is a bidding. This is not a plea. We're not here for drama. We're here for business. The child goes to the highest bidder. I'll place $1 million straight away. I will double whatever he offers. Ano ba yan? Dami ko nang na-chika. Sobrang tagal ko, sorry. Oh, ikaw naman! Kamusta yung application mo dun sa NIA mo? I have my final interview later. Bakit parang di ka naman masaya? Ayaw nila mama na ituloy ko eh. Ha? Eh bakit naman daw? Masyado sila nag-aalala para sa akin. They're so overprotective na hindi ko maintindihan. Eh baka kasi iniisip lang nila na delikado yung trabaho mo. They care about me. I get it. But most of the time, I feel like they don't. Alam mo, ganyan din ako eh. Yung feeling ko, minsan hindi ako bilang sa family ko. Ever since naman, alam ko na hindi ako yung favorite na anak eh. Pero alam mo ba, natutunan ko na huwag magtanim ng sama ng loob. Kasi pamilya ko sila eh. At sa huli, sila lang yung tutulong sa'yo, yung makakadamay mo. Yung matatakuan mo. Diba? Try mo yun. Diba? By the way, ma, ayos na pala yung bahay for your birthday celebration. I invited some of our colleagues. Tapos, arrangements. Catering is okay? Yes, everything's okay. Okay. Do you have any special request? No. Bahala ka. Tita, Ate Amelia, Anton. Hello. How are you, Celine? Okay naman po. Are you sure you're really okay? Pasensya na po kayo, hindi ko kayo masyadong nabibisita na. Of course, we understand. I just hope na talagang nakamove on ka na sa nangyari kay Robbie. I mean, it's for your own good, right? Sinusubukan ko naman po. Celine, tapos na ba yung duty mo? Pauwi na kasi kami para sa birthday dinner ni Mama. Baka gusto mo sa Mama. Ako, Tita, happy birthday. Pasensya na po kayo nakalimutan ko. It's okay. But I will appreciate it if you can come to the party. Tsaka mamaya, naroon din ang mama mo. Sige po. Thank you. Good. We'll see you then. Mauna na kami sila. Ano to?
Wala ka nakuha sa SIM card? Eh, nag-initial cross-check pa lang naman ako eh. Pwede naman natin balikan isa-isa. Pero yung iba talaga yung contacts, mahirap nang matrace. Hindi, hindi. Dito pwede. Hindi pwedeng wala tayong makuha dito. Eh, baka naman kasi nung dinispatcha ni Gomez yung SIM card, dinispatcha na rin ng mga contacts niyo sa sindikato yung mga numbers nila. Pero alam mo, Sam, imposible kasing hindi nila alam na hawak natin yan eh. Delikado tayo. Bakit? Para ka naman pago kasi. Sa pakinggan, malaking sindikato yung binangga natin. Tsaka kung totoong may connection sila dito sa loob ng NIA, hindi ba kapraning-praning yun? Eh, hindi ko nga alam. Minsan, pag lumalabas ako, parang may nakasunod sa akin. Hindi mo ba nararamdaman yun? Sobrang ka na naman ng kape, ano? Hindi nga, Samin. Alam mo, delikado tayo. Yung mga gun for hire na yan, usually ang target nila, police, judge, pati mga agent. Eh, paano tayo? Wala yan. Bawasan mo kasi yung pagkakape mo, kaya masyado kang kabado eh. Oh, ayusin mo ulit yan, ha? Sige, sige. Ganun po. Delivery po para kay Miss Sam Agoncillo. Wala akong pina-deliver. Ah, meron. Galing sa akin. Good morning, ganda. Na sa umaga, Kaloy. Ikaw lang pala yan. Oh, eh, unang araw ko kasi sa trabaho eh. Naisipan ko na dalhan ka lang ng kape. Okay ba tong the moves ko? Pali. Oh, kape. Dami namang drama, kape lang pala. Oh, aga-aga, Marcelo, napakasungit mo. Peace tayo. Kape, gusto mo rin ba ng kape? Dadalhan kita. Oh, para lalo kang kabahan. Para sa'yo yung kape. Okay. Kape ka na ba? Halikad na. Breakfast tayo. Bye, Kalindi. Malilate na kami. Tara. Thank you, Kaloy. Sige. I appreciate you meeting me personally, Colonel Manzano. You were recommended to me by General Chavez for a junior agent position. But if I may just remind you, your overall performance and training ang magiging basihan kung makakapasa ka dito. Alam mo na hindi madali pumasok sa serbisyo. Madalas, delikado ang mga operasyon. Hindi katulad ng negosyo ng pamilya Hernandez. Galing ka sa isang prominente at mayamang pamilya, why don't you pursue a career in the family business? Maraming natutulungan ng ospital nyo, marami kayong naliligtas. That's true, sir. Our family's into saving lives. And I want to save lives as well, by fighting crime. And to fight for those who can't fight for themselves. That's my mission in the NIA, sir. Eman, pwede ko bang makuha yung contacts sa SIM card ni Dr. Gomez? Bakit? Nung burol ni Robbie, nakita ko si Anton na meron siyang kausap sa cellphone. Pero ibang phone ang gamit niya. Ang sabi mo kasi, di ba, wala yung contact nila Anton dun sa contact ni Dr. Gomez. Posible kayang gumagamit sila ng ibang cellphone? Sino nang gagawin mo? Pupunta ako mamaya kila Anton. Alamin ko kung meron nga silang ibang ginagamit na number na konektado dun sa contact si Dr. Gomez. Happy birthday, Mama! Thanks!
Thank you, Amelia. Thank you, anak. Do you like what I prepared? Beautiful. It's lovely. It's just fantastic. Thank you for celebrating my birthday with our friends. How old am I? I think, 68. This spread is just beautiful. Oh! Yeah. Hi! Hello. Hi! Hello. Hello. Tita, happy birthday to you. Thank you. Thank you for coming. Happy birthday, Larissa. And this is for you. Thank you. Thank you. You have a driver? Yeah. Oh, si Mang Nick, tatay ni Eman. I know, but when did you finally decide to get a driver? Paano kasi pinilit ako ni Clarissa? Utos ni Commander. No, wait. We wanted to help Mang Nick, tita, because we found out that he used to be a driver at Alcala. At ngayon, wala siyang trabaho, so we gave him one. Fine. Yes. And besides, a man of your stature should always have a chauffeur. You know that. And it's also for practical reasons, tita. You know naman this Leon. Naku, palaging pagod sa trabaho. Palagi nilang late umuwi, inuumaga. So, you know, delikado naman kung siya pa'y magmamaneho, right? Naku, ikaw talaga. You're so lucky to have Clarissa in your life. At least meron nag-aalaga sa'yo at saka nag-aasikaso. May hihilingin ka pa ba? Wala na. Oh. Oh, Amelia. We have some things pala there for Lester. Sige, kukunin ko lang. Okay. Mang Nick. Lots. Yeah. Okay, I'll see you later. Okay, tita, thank you. Excuse us. Mix with your friends. I mean, kaya talaga, nagbabala pa kayo. Malakas talaga kutob ko na konektado tong pamilyang to sa sindikatong to eh. Bakit? Eh kasi gago to si Anton eh. Pasin na yung pagiging gago eh. Eh paano ba natin mapapatunayan na konektado sila? Tumawag sa akin si Celine. Sinabi niya sa akin may ibang cellphone daw yung ginagamit si Anton. Alamin daw niya kung kaya niyang kunin yung number para ma-check natin dito sa contacts ni Gomez. Paano? Siya daw mismo ang pupunta dun sa bahay para hanapin niya. Pinayagan mo? Ano kung mahuli yun? Sam, anak rin naman ni Celine si Robby. At kung anong tiwalang binibigay niya sa akin, hindi ba kailangan ko rin ibigay yun sa kanya? Iba rin naman talaga to si Celine eh, no? Nahawa na sa pagka-imbestigador mo.